Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, maganda nga po sa inyo lahat. At siyempre, andito na naman po ang inyong lingkod, si Ed Rosales po, sa Wow Action Balita sa radyo. Ano? At, Muugong. Oh, Muugong. Okay. Mugug pa. Mic test. Okay. Number. Okay. Kung na naman. Yun. Wala. Okay. Sige. Go. Okay, maganda nga po sa inyo lahat. At syempre, andito na naman po ang inyong lingkod, si Ed Rosales po, sa Wow Action Balita sa Radyo at Diaryo, no? At mamaya po, ipapakita po natin yung ating nagpadala po tayo ng letter kay Police Brigadier General Victor Leon Rosete ng Southern Police District para ma-interview po sana siya, at kung hindi naman po pwede siya, ang Chief of Police daw di umano ay available. Ha? At kaya po tayo tawag ng tawag kanina pa pong umaga, nagme-message po tayo at wala pong response ang Chief of Police ng Paranaque, no? At kaya po tayo ay ipapakita po natin yung kanilang naging aksyon kahapon nung June 26 ay ipinakita po nila. Mabilis po yung aksyon eh, no? At tayo ay bumilib sa naging aksyon ng Paranaque Chief of Police, no? Yan po ang hindi, pakita mo lang yung Paranaque, kasi ito hindi Paranaque ito eh. Sa bagay, CR naman yan. Yan po yung aksyon, ano? At ipinakikita po natin para na sa ganun ay maging parehas po tayo, no? Baka sabihin po ni General Rosete ay hindi po natin pinakikita yung naging aksyon ng kanyang mga tauhan sa Paranaque, sa Baclaran, ano? Ayan po, General. Maiksi lang. Yan po, ang linis, no? Pero yan, doon lang po yan sa may tapat ng palengke. Ang pina-actionan po ng inyong lingkod, yung mismong presinto. Dahil nagduroon po yung nagte-terminal ng mga minibus, jeep, at iba pa, no? Yan po ang ating pina-actionan. At hindi po nila ipinakita yon.
yung lugar na yon. Kaya po tayo, kanina bago po tayo magtungo dito sa istasyon, binidyo po natin yan para maipakita kay General Rosete na talagang wala rin pong nangyari doon sa kanyang order na linisin ang nasabing baklaran. Ipakita mo yung video ko, yung ngayon. Video po tayong bago ngayon para maipakita po natin kay General na hindi po nawawala yung nasabing terminal dyan sa nasabing mismong presinto ng PCP-1. No? Eh tayo ay nagpapasalamat dahil doon sa mabilis na aksyon ng tanggapan po ng Southern Police District. No? Pero ang nangyayari po, ngayon umaksyon, bukas balik uli. Ganun po kagrabe, no? Ganun kagrabe at parang wala silang takot sa mga nag-uutos sa kanila ng mataas na opisyal, no? Gaya po ni General Rosete na siyang district director. Kaya ina-attention muli natin si General Rosete. Sir, eto po bang naging aksyon ng Chief of Police ng Parañaque, sapat na po ba yun? Hindi po ipinakikita yung mismong presinto. Ipakita po ninyo yung presinto para makumbinsi po ako na talagang wala na pong illegal parking ng mga minibus at saka jeep. No? Para maniwala po ako at saka yung mga e-bike, e-trike na sinasalubong yung mga one-way. No, hindi lamang po 'yan sa Baclaran. Maging sa Pasay po, no? Sa ilalim ng LRT sa Baclaran na PCP 5 ng Pasay City ay sinasalubong din po ng e-bike. Baka akala nyo po ay Baclaran Parañaque lamang po ang aking isinusumbong. Pati po ang Baclaran Pasay sa may ilalim ng LRT ay patuloy po na namamayagpag po yung mga e-bike vendors, illegal vendors. Yan po ay mabuhay lane mula po sa rotonda hanggang sa may Parañaque, no, sa Airport Road hanggang doon sa may simbahan. Yan po ay mabuhay lane. Ano po naman ang ating ginagawa tayong mga opisyal ng ating pamahalaan? Nagbaba po ng circular number 2024-0-053 sa buong bansa si DILG Secretary Benhar Abalos, na lahat ng dapat na sagabal sa kalsada, linisin. Maging PNP, maging mayor, maging yung nasabing barangay captain, at saka yung mga traffic enforcer na mga NGO. Oh. Ayan, ang memo. Ha? Yung circular number ano na yan, yan po yung ating ipinapanawagan. Bakit hindi po maipatupad ng mga kinaukulan sa buong bansa? No? Ang Pasig, naaksyonan po. No? Ipakita natin yung Pasig. Hoy. Na yung kada namin. Oh. Thank you.
Sinasabi po natin, kaya po maingay yan dahil may mga gumagawa po roon sa lugar na yon at hinahawangaan po natin si Mayor Vico Soto, no? Batang-bata, pero pagka sinabi niyang off lang kaayusan, talagang aayusin niya yung lugar na yan. Wala siyang pakialam. Alam nyo, sa buong Pilipinas, si Mayor Vico Soto lamang ang pinalayas ang mga pugo sa Pasig. Bakit hindi nyo kayang gawin yan? Oh, di ba? Kasi karamihan po ng mga nakaupo na nakapwesto ay protektor eh. Karamihan po sa kanila mga protektor, kaya hindi po nila mapalayas yung mga pugo. Oh, bakit si Mayor Vico nagawa niya? Bakit ang presidente hindi niya mapalayas yung mga pugo sa buong Pilipinas? O napakarami niya sa Cavite, Cagayan, ha? Sa iba't ibang lugar, ha? Pampanga, ha? Tarlac, lahat po yan. Lalo dito sa Metro Manila hanggang sa Parañaque. Ha? Dito nagmula yan sa Parañaque, no? Kanya-kanyang taguan sila, kanya-kanyang PR sila doon sa mga pugo. Hanggat hindi po nalolocate ng yung grupo ng PAOK TF, ano ba ang tawag doon? Yung grupo ni General Secretary, kalimutan ko ah. Yun yung madalas ay Gilbert Cruz na siyang direktor ng nasabing ano na yan. Kaya tayo ay bumibilib sa mga ganong nagiging sistema, no? Si Mayor Vico ang kauna-unahan lumaban na palayasin sa buong Pasig ang nasabing mga pugo. O bakit hindi kaya ng mga senador, congressman? O, maging ang presidente, dapat kinukuman na ng presidente yan. Kasi sinasabi nga po nila na yan ay talagang hindi naman po nagbibigay ng tamang tax. Walang pakinabang ang gobyerno. O bakit hindi i-order ni presidente buong Pilipinas, palayasin lahat yan. Pati yung mga protektor, palayasin din dito sa Pilipinas. Para na sa ganun ay pare-parehas. Hindi eh. Anong nangyayari? Si Vico lamang ang kauna-unahan lumaban, no? Palayasin ang pugo sa Pasig. O bakit nagawa? Bakit sa Parañaque? Bakit sa Cavite, Tarlac, Bamban, ha? Cagayan. Bakit hindi mapalayas? Kasi dapat eh ang nag-o-order na niyan eh si BBM. Para na sa ganon ay mapalayas na lahat 'yan. Kung sino-sino yung mga protektor niyan, na mga senador at congressman, aba, edi sibakin mo kung kaya mo sibakin yung mga yan. Para na sa ganun, ay malaman natin kung talagang ikaw ay sincero bilang presidente ng Pilipinas. Hindi eh. Ha? Anong nangyayari ngayon eh? Nakakapagtaka yung mainstream media, no? Nagsabi lang tatakbo, ha? Sinabi lamang ni Vice President Sara Duterte
natatakbo yung mga Duterte lahat sa Senado ngayong 2025. Aba, nagkagulo po ang Malacanang at saka mga congressman at senador. Kanya-kanya na po silang tanggihan. Lumabas si Trillanes, lumabas si Dilima, lumabas si Castro, lahat na po sila. Ha? Si Drilon, ha? Lahat na po ng mga Dilawan, Pinklain, ha? Lahat po sila ay naglabasan dahil ayaw po nila na patakbuhin po ang mga Duterte. Ang tanong, bakit? Bakit si Jinggoy, dalawang Jinggoy, ha? Bakit si Villar, dalawa yan, mag-ina. Tapos si Cayetano, dalawa yan. Napakarami po dyan sa Senado at Congress, ha? Lahat po sila, bakit pumipwede tumakbo? Bakit pagka sinabi ng mga Duterte, ha? Ayaw nyo. Galit na galit po kayo. Ano po ba ginawa sa inyo ni Duterte? Bakit? Ang kasalanan po ba ng war on drug niya ay kasalanan ng lahat ng mga namumuno na mga PNP? Hindi naman siguro, no? At siguro ay talagang sincere lang siya tungkol dyan sa drug war. Ha? Sa ating bansa, no? At sa ngayon, marami na po tayong napapakinggan sa iba't ibang platform ng YouTube at sa mainstream media na talagang ngayon ay nagkakagulo sila, no? Tatakbo pa lamang yan, ha? Nagkakagulo yung mga mainstream media. Kanya-kanya po silang komentaryo, no? Eh samantalang yung gulo sa West Philippines, hindi po nila ibinabato yan. Yung naputulan ng daliri, nabugbog, naagawan ng barel. Oh, ano sabi ni Presidente? BBM, nagkamali di umano siya, ha, sa sinasabi niya. Alam nyo, palibasa, dati rin po tayo sa serbisyo, kaya yun po yung sinasabi po natin, na kailangan, ha, kapag ka nakita ninyo at gusto talaga ninyong makipagdigma, kayo na lang po, kayong matatapang na senador at congressman, at saka yung dyan sa Malacanang, kayo na lang po. Huwag nyo po idamay yung ibang tao. Sinusulsulan lang po tayo ng mga nakapaligid sa inyo. Ang US wala naman po magagawa yan Siyempre, negosyo niya yung armament na yan Yung mga kagamitan pandigma, ininegosyo niya yan. Kunwari, sasabihin niya, sige, susuportahan ko kayo. Ha? Hindi ko kayo iiwanan. Ha? Tapos magkakaroon sila ng base dito sa buong Pilipinas. Yan, dumami na po. Ha? Ngayon, pati CIA, nandyan na po sa Davao. Ha? Cagayan. Nagkalat na po. Ha? Panay US Army po yan, ha? Mga CIA na nagkalat po, nagpapalipad po ng throne. Ngayon, nalaman po natin na meron na naman ang China naman ay magte-test ng kanilang nasabing bomba diyan sa may parting Pangasinan. No? Paano kung nagmintis yung missile nila na tinitesting? Di madadamay po yung nasabing nakakaloko No? Tawag sa inyo ayaw nyo sumagot. Ngayon naglalive ako, tsaka kayo tatawag. Yan po yung sinasabi ko, no? Hindi ko po kayo pwedeng sagutin ngayon, Major Galarpe, kasi
kanina pa po ako tawag ng tawag sa inyo. No? Masyado po naman siguro na masyadong maaabala kayo. Kaya hindi ko na po kayo tatawagan. Magkukomentaryo na lamang po ako doon sa mga inaksyon nyo noong 26. No, maganda yung aksyon nyo noong 26, pero hindi nyo po ipinakita yung mismong presinto ninyo na malinis po, na wala na pong minibus, jeep at iba pa. Dapat ipinakita nyo yun. Dapat tuloy-tuloy po ang inyong paglilinis dyan sapagkat mabuhay line po yan. No? Tayo po ay nakikipagtuluan sa ating kapulisan. Kung ano po yung nakikita po ng inyong lingkod, pasensya po kayo, trabaho po namin yun. No? Sabihin sa inyo na ito yung nakikita namin at may kautusan naman ang DILG Secretary. No? Na lahat ng lugar sa buong Pilipinas linisin, lahat ng sagabal tanggalin. O, di ba? May memo kayo eh. Wag na yun sa akin. Yung memo na lang. Yung cell courier number 2024-053 sa buong bansa, yun po yung order. No? Linisin po nyo ang paligid ninyo. Kaya pasensya po kayo dahil kailangan na talagang magkomentaryo po ako. Dahil wala eh, parang hindi ko naman pwede sabihin ningas kugon. No? Kasi kahapon lamang po ninyo inaksyonan, pagdating ko ngayon, ay balik na naman. O ano po yun? Yun pa rin at wala pong nabago. O, kaya General Victor Rosete, wala pong nabago doon sa aking letter sa inyong tanggapan. Kanina pa po akong umaga, kahapon pa po ako, kinukumpirm kong mabuti kung pwede at available ang hepe po ng Paranaque Police. Wala pong sagot. O ngayon, tumatawag po si Major. Eh, paano ako makakasagot? Naka-live na po ako. No? Makinig na lamang po kayo. Ha? Total, may ano naman po tayo. May fiber naman tayo. Naka-fiber din po ako. At kinunikta ko sa fiber. Kaya pasensya po kayo, sir. No? At hindi ko po kayo makasasagot sapagkat ako po ay taus-pusong nagpapasalamat na umaksyon po ang tanggapan ni District Director sa aking letter. No? Mabilis na aksyon. No? At kahapon, ipinakita ko yan. Ha? Ipinakita ko po yung kalinisan na ginawa po ninyo. Ibalik natin, ipakita mo uli. Baka sabihin ni Major Galarpe, hindi ko ipinakita. Bias ako. Ayan po. Ha? Kung nanonood ka sa fiber, ha? Yan po ang inyong lininis noong 26. June 26. Yan po. Ayan o. Naka-ano sa inyo. Kayo po ang nagpadala sa akin yan. Inaksyonan nyo. Pero ang pinakita nyo hanggang dyan lamang. Ang dapat na ipinakita nyo, yung mismong presinto. Hindi po yung ang kalsada na yan. Hindi po. Ha? Hindi po ako bibilib sa inyo dahil hindi nyo ipinakita yung mismong presinto. Oh, ayan o. Asan ang presinto dyan? Wala kayo. Ayan o, barado. Oh, di ba? Hindi nyo ipinakikita yung presinto. Patas po ako. Ha? Patas po ako na media. Sinasabi ko sa inyo, nagbigay ako ng letter kay director, available daw ang nasabing hepe ng Paranaque. Tapos, kahapon, kinoconfirm ko kung available talaga. Wala pong sagot. Hanggang kaninang alas 12, tawag po ako ng tawag. No? Wala pong sumasagot. Pasensya na po kayo. Ngayon, kung kailan po ako naka-live, tsaka kayo tatawag. No? Hindi naman po ako sikat eh.
hindi po ako sikat, no? Pero ito ang sasabihin ko sa inyo, bato-bato sa langit, ha, ang tamaan, huwag magagalit. Wala pong personalan dito. Ang maliit ay nakakapuwing. Yung malaki, wala pong malaking nakakapuwing. Tandaan po ninyo yan. Baka sumikat ako, dumating ang araw, mag-agawan kayo, magpa-interview kayo sa akin. No? Wala po akong pinipersonal dito. Basta nakita ko, at ako nga, dadaan lamang dyan sa may baklaran eh. Oh. Tatawid lang ako ha, dahil baha. Ayaw ako padaanin ng mga vendors. Kaya ako nagagalit. No? Ano kayo? Kayo lang po ba ang gustong dumaan dyan? Kayo lang po ba ang gustong mabuhay dyan sa lugar na yan? Kaya inireport ko po yan sa PCP. No? Ayaw ko kung ano nangyari. Wala pong feedback sa akin. Kaya sorry. No? Eh ako, makailang beses na akong binabastos dyan. Pero nag-aano lang ako. Pero pagka napuno po ako, talagang gagawa po ako ng sulat para maiparating sa kataas-taasan. At itong aking ipinarating po sa district director, no? Kung pabalik-balik at wala po ako nakikita na pagbabago dyan sa baklaran, doon sa aking letter, request na ma-operate dyan, lugar na yan, iaakyat ko po ito. Ha? Iaakyat ko po ito sa DILG. At kung hindi pa rin po ma-actionan ito sa DILG, ha? Lumayas ka na dyan, DILG Secretary. Kung hindi mo kayang pasunurin ang mga mayor at saka mga kapulisan natin. No? Magbibigay kayo ng order, ha? Linisin, ha? Yung memo, yung memo po ninyo. Ha? Hindi naman nasusunod. Yang kagaya ng memo na yan, circular number 2024-053 sa buong bansa, nasusunod po ba ng kapulisan? Hindi po. Ng barangay captain? Hindi po. Ng mayor? Hindi po. Lumayas na kayo dyan. Wala kayong kwentang manungkulan dyan sa DILG. Sa Maynila lang eh, nabutata ka ni mayor eh. Hindi mo kaya si mayor mapasunod. Hindi mo kaya ang mga kapulisan mo para mapasunod. Kaya yun po yung sinasabi natin na ako, ha, gusto kong ipaparating sa inyo para wala po kayong masabi sa akin. No? Hindi ko po kayo sasagutin kahit tumawag kayo ng tumawag. Kahapon pa po ako tawag na tawag sa inyo hanggang kanina. Kanina tawag pa rin kami ng tawag. Hindi kayo sumasagot. Sorry. Ha? Major Galarpe at saka yung chief of police ng Paranaque, hindi ko na po kayo sasagutin. Kasi na masyadong naaabala ko kayo. No? Eh katungkulan nyo yan. Trabaho nyo po yan kapag ka may nagparating sa inyo ng problema, trabahuin nyo. Linisin nyo kung kinakailangan linisin nyo. Trabaho nyo po yan eh. Trabaho naman namin ang iparating sa inyo dahil hindi namin trabaho na hulihin niya mga yan. No? Hindi namin trabaho ang hulihin niya mga yan. Ang trabaho namin iparating po sa inyo, linisin nyo kung kaya nyo, kung dapat nyo hulihin, hulihin nyo. Oh, yan po yung sinasabi po natin. Hindi nyo po ako mapipigil sa aking komentaryo at reaksyon. No? Dahil ko komentaryohan ko lahat ng makikita kong illegal dito sa may buong Paranaque at Pasay, gagawin po ng inyong lingkod dyan. Uumpisahan ko na naman kayo. Kasi ginagalit nyo ako eh. Ako'y nakikiusap lamang sa inyo eh. Para linisin. Dahil hindi nakakadaan kung may mga emergency dadaan dyan sa may baklaran. Oh, attention sa lahat na mga nanunungkulan dyan sa Paranaque. Ipinarating ko na rin yan sa admin ng Paranaque. Anong nangyari? Wala po. Ha? Hanapin mo yung mismong local chief ng traffic ng PNP. Wala rin po kayong ma-interview. O anong nangyayari? Wala po. Sayang lang.
DILG Secretary, lumayas ka dyan sa pwesto mo kung hindi mo kayang pasunurin ang mayor, pulis, at mga barangay captain para linisin ang lugar na bawat sa gabal, sa kalsada. Oh, di ba? Mabuhay lang yan eh. Kaya anong masasabi ninyo, di ba? Wala akong masasabi sa inyo kung hindi gawin nyo yung trabaho ninyo. Imbis na pasalamatan ko kayo, binati ko na kayong ng good job kahapon eh, dahil nakita, wow, ang ganda. Ha? Talagang siwaw talaga pagka sumulat na aksyonan. O eh, pagka kita ko, wow! Balik uli. Oh, ano sasabihin nyo sa akin? Sige kayo, mismo nandyan sa may baklaran. Kayo mismo ang makakapagsabi na kahapon lamang, noong 26 lamang, na-operate yan, lugar na yan. At wala kayong ipinakita andyan sa picture ninyo. Wala po kayong pinakita na presinto. Di ba? Wala po kayong pinakita. Ipakita niyong malinis po ang presinto na yan. Noong panahon po dyan, ha? Nung unang baba po yung linisin, nung panahon ni, sino bang ano yun na nagbaba ng order, ang yung MMDA lamang, ha? Ang at saka DILG, ang nagsabi na buhayin, yung mabuhay lane. Lahat na mabuhay lane dahil marami sa gabal at sobra ang traffic sa Etsa. Kaya po yung alternate po na yan ay binubuksan. Hindi po yan binubuksan para doon magtinda sa kalsada yung mga tao. At pati tao ay wala na rin pong madaanan. Sama nyo pa yung baha dyan. Nagkalat po ang mga vendors dito sa Pasay, Paranaque, ha? Yung vendors sa Baclaran, Paranaque, at saka yung mga minibus sa Paranaque, dyan. Yung pong kanto na yan ay ikutan. No? Okay lang po kung sila'y dadaan, pero hindi po sila dapat nagti-terminal dyan. At kung sinasabi po ninyo na ligar lang na yung magbabat magsakay, okay, magbabat magsakay, pwede. Pero yung magbabad at magsakay, punuin mo yung bus at jeep mo, aba, legal po ba yun? Eh may nakalagay dyan no parking sign eh. Oh. Tsaka hindi po ba nakakahiya? Presinto ng pulis? Ginawa niyong terminal? Ayaw ko ha, bakit pumapayag ang barangay captain, mayor, na yung presinto ay gawin terminal? Oh. Kaya nung panahon ni Chairman Bayani Fernando, nako, pasensya na po, Chairman Bayani Fernando, hindi obra yan. Hindi obra yan. Gigibain yan. Eh ngayon lamang yan eh. Iba-iba ang bawat nanunungkulang. Kanya-kanya pong patakaran. Kanya-kanya po rin ang diskarte para maipatupad yung inyong kautusan sa inyong mga kapulisan. No? Sana, kung mag-o-order po kayo, yung tuloy-tuloy, General Rosete, tuloy-tuloy po dapat, no? Ibinaba nyo ang order doon sa Chief of Police. Oh, linisin nyo yan dahil nagparating dito sa tanggapan ko yung broadcaster ng Wow Aksyong Balita dahil talamak ang terminal ng minibus at mini jeep dyan, at saka e-bike, tri-bike, no?
Plus, yung mga nagkalat na mga vendors sa paligid mismo ng presinto. O, di ba? Yan po yung sinasabi ko. Ha? Kung hindi ko po kayo mapakiusapan doon sa letter, iakyat ko sa mas mataas po sa inyo, kay Chief PNP. Kung hindi pa rin po ma-actionan ni Chief PNP, iakyat ko po ito sa DILG. No? Kung hindi naman kaya ng DILG at saka ng Chief PNP, iakyat ko ng Malacanang. Oh. Dahil wala kayong mga ginagawa. Anong ginagawa po ninyo? Wala. Nagpapalaki ng kwa. Nako. Sabi ko po sa inyo eh, huwag niyo po akong galitin ng galitin dahil ordinaryong broadcaster ako. At hindi po ako sikat. Ayaw ko maging sikat. Alam niyo kung bakit? Pagka naging sikat ako, pag-aagawan niyo ako eh. Okay na itong ganito ko. Yung maiparating ko, yung nakikita ko. At hindi nyo pwede saraduhan ang bibig ko. Kung ano po yung nakita ko, siyang sasabihin ko. Hindi po ako bulag. No? Kahit kaibigan ko po kayo, sasabihin ko pa rin na ito, sir, sagabal po ito eh. Masama po ba? Walang masama doon dahil kaibigan ko kayo. Dahil kung hindi ko kayo kaibigan, hindi ko ipaparating sa inyo na ito, sir. Oh, sa gabal, masakit sa mata eh. Wala na pong madaanan yung mga tao. Wala na pong madaanan kung may emergency at may sunog. Oh, mali po ba ako o tama? Dapat nyo po bang ako kagalitan doon sa ipinaparating ko, ay hindi ko kayo kaibigan. Dapat, kung kaibigan ko kayo, dapat nauunawaan nyo ako bilang isang reporter na nadaanan ko, may nakita ako, halimbawa lang, halimbawa, ha? Meron ako nakita, binubugbog. Dahil kaibigan ko kayo, hindi ko ngayon sasabihin sa inyo, sir, may nakita ako doon. Hindi ko sasabihin. Oh. Command responsibility po ninyo yon kapag may nangyari sa lugar ninyo. Ngayon, sasabihin nyo sa akin, sir, nakita nyo pala yung pangyayari. O, kung magalit ka sa akin, dahil sasabihin ko sa iyo, di ba? Ang pinakamagandang magkaibigan, sinasabi yung totoo. Di ba, Arby? Oh. Pag mali, mali. Oh, kagaya ni Binar Abalos, no? Panay pa picture lang. Wala namang nangyayari. Oh. Di ba? Wala pa po kayong nasosolve na mga problema tungkol dyan sa mga droga, no? Alam nyo, ngayon, ang daming patayan, ang daming kidnapan. O, di ba yung magkasintahan lang na kidnap? Sabi nga eh, huwag kayong mag-inanakit sa akin, ha? Nung panahon, di umano. Ha? Di umano, ha? Ni Presidente Duterte, makakalakad ka ng matiwasay sa kalsada. Dahil ang mga addict, mga pusher, mga hold-upper, nagtatago. O, totoo naman eh. Eh ngayon, di ba? Napakarami. Huwag tayong magbulag-bulagan sa nakikita natin. Ngayon po ay dumami po ang droga na nakukuha sa iba't ibang lugar. Maging dyan sa tubig, sa dagat, umaanod. O, di ba? Balik na naman at normal na normal ang mga bentahan ng drugs.
Maganda po ba yun o hindi? Mabuti na lamang, marami pong magagaling na kapulisan natin at maraming matitinong pulis na talagang huhulihin nila yung mga nagkalat na droga na yan. Sana, sir, wag nyo po isaalang-alang yung ilang taon nyo binuno para lamang maging opisyal kayo at para maging pulis po kayo. Sana po yung sinumpaan yung tungkulin na wala kayong kikilingan, kapatid man, kaibigan, o sino pa man, basta nagkasala, dapat ikulong? O, diba? Dapat ganun. Kasi marami namang mga police officer na magagaling, matitino. Ako, sabi ko nga eh, ilan lamang po yan? Ilan lamang po yung mga bugok ng mga police officer na sumisira sa hanay ng matitinong police? Sana yung mga matitinong police, o nakita nyo na, o madalas tayong padalhan dito ng letter ni Wow Action Balita. Ayusin naman natin, kasi pati kami nasisira eh. Diba? Eh, kaibigan naman natin si Wow eh. Eh, ang problema eh, ayaw nyo naman na, ayaw nyong aksyonan. Oh, diba? Ganun lang eh. Ganun lang po kasimple eh. Sabi ko nga eh, ang programa ko po eh, lahat ng accomplishment ng ating kapulisan eh, talagang gusto kong ipalabas eh. O, kagaya ng mga kampanya ninyo. O, diba sa illegal drugs, ipakita natin yung Pasig. O, yan. ICRPO yan, hotline. O, don't let drugs, anti-illegal drugs, accomplishment. O, ha? Saludo po ako dyan. Confiscated illegal drugs, oh, di ba? Shabu, 85.18 grams. Marijuana, 56.57 grams. Oh, standard drug price, oh, ayan, oh, laki, no? Kaya saludo po tayo dyan. Oh, ito naman, Southern, ha? Ito, pinakikita ko po sa inyo, wala pong masamang tinapay sa akin, ha? Ito po yung total arrested person, 30. Ha? Total city ordinance violator, 3577. Illegal drugs, arrested, 10. Shabu, marijuana, SDP, value. Ha? Illegal gambling, arrested, 15. Ha? Wanted person, arrested, 2. Lost firearms, arrested, 3. Ito po ay sa Southern. Ha? Ito po, inakikita po ninyo, ha? Tayo po ay hindi po bias. Lahat po yan na ipinakikita po natin, basta nakita ko sa aking FB na talagang magaganda yung mga accomplishment. Yan, inilalabas ko. Kaya yan. Yan po ang patunay na hindi po ako bias. Ha? Okay, next. Wala na. Yung Quezon City. Yan po yung sinasabi ko. Hindi po bias ang programang ito. Lahat po na nakikita ko, pasensya po kayo. Pag nadaanan ko, malas nyo. Pero pag nadaanan ko naman, maganda ang ginagawa nyo, swerte nyo. Kahit hindi nyo ako tawagin, ibobroadcast ko yan. Ilalabas ko sa programa ko yan. O, yung ba ang bias? Hindi po ako kagaya ng mga mainstream media dyan. Panay lang ngak-ngak. Ha? Eh, magpapahayag pa lamang ng pagtakbo ang mga Duterte. Nako, nagkagulo na. Nag-ingay na ang mainstream media.
No, hindi na nila maintindihan, pati mga senador at congressman, mga dilawan, pulahan, mga supporter ng mga New People's Army, nagkagulo na dyan sa Senado at Congress. Oh, idagdag mo pa si Trillanes, oh, idagdag mo pa si Dilima, ha? Oh, di ba? Nung panahon daw niya, ayan, okay, oh, mabuhay ka, Colonel Sacro, ayan, oh, buti pa si Colonel Sacro, ha? Nagpapasalamat. Yan po yung sinasabi ko. Wala pong masamang tinapay sa akin. Ang akin po, kung ano po yung ibinigay nyo at ipinasa nyo sa akin, na press release po ninyo, ipapakita ko yan. Kaya sinasaluduhan ko po ang mga opisyal ng PNP, kagaya ni Police Colonel Sacro o ng Pasig. Talagang ang tindi ng kanilang kampanya dyan sa Eastern at saka Pasig Police, no? Marami po silang mga nahuhuli. Ha? Marami pong silang nahuhuli. Kagaya rin po ng Southern, ganun din po. Kagaya po ng QCPD. Ha? Eh, pinabati ko yung mga magagaling na district director at saka chief of police. Ako wala po akong pinipili. Basta nakita ko maganda na nandyan sa FB page ko. Ha? Talagang ipinakikita ko yan. Kaya mabuhay po kayong lahat. Kayong mga magagaling na mga opisyal ng ating kapulisan na talagang tinutupad ang kanilang sinumpaan tungkulin. No? Sana po, kapag ka, kasi ilan-ilan lang po yan yung mga nalilihis ng landas ng mga pulis. No? Hindi naman pwedeng sabihin na mababa ang sweldo. Mataas na po ang sweldo ng pulis at saka yung dati nga eh, ha? Mababa lang pero marami po ang talagang tapat sa kanilang mga tungkulin. Taas noo na pagka naglalakad sa kalsada, ipinagmamalaki siya ng kanyang pamilya. Ipinagmamalaki siya ng mga kaibigan niya. O yan, si Colonel Sacro. Matinong pulis yan. Magaling yan. Hepe ng Pasig Pulis. O. Yan ang pagkasinumbong mo. Talagang ano yun niya. Ganun po ang aking ibig sabihin. Kagaya nung sinusumbong ko kay Colonel, kay General Rosete. Ipinarating niya doon sa kanyang mga tauhan, sa Paranaque, na aksyonan. Okay, kaya nga ang sagot ko agad eh. Ha? Sinagot ko agad sila, good job, sir. Salamat sa aksyon. Aba, eh, nung makita ko kanina umaga eh, bad news. Balik uli. Ano yun? Sana hindi nyo nalang pina-operate. Sana hindi nyo nalang sinagot yung aking letter. Diba? Sana ganun eh. Kaya kayong mga mayor, hahangaan ko lamang kayong mga mayor kapag kagaya kayo ni Mayor Vico Soto, pinalayas ang mga pugo. Oh. Sino yung mga nabigyan ng proteksyon at nasuportahan nung eleksyon na tumakbo dyan sa Pasig? So ako, alam ko. Kala nyo, ha? Hindi po tanga ang inyong lingkod. Marami po akong tainga. Ha? Naririnig ko po. Namomonitor ko kung sino po yung binigyan ng suporta ng mga pugo dyan sa Pasig yung nakaraang eleksyon. Oh. Ngayon, nangangapanya na naman. wala ka ng pugo eh. Oh. Dapat sa'yo, huwag ka nang tumakbo. Ha? Ang tinatarget mo na naman, yung mga kapatid na Muslim na matitino,
ng mga negosyante. Oh, yun na naman ang nilalapitan mo. Kasi tatakbo ka na naman ngayon 2025. O ako, maniniwala po ba kayo? Ang hula ko po dyan sa tatakbo na dati na pong barangay captain na natalo ng ilang beses at natalo rin nung nakaraang eleksyon sa pagkakonsyal at tumakbo rin ng pagkabais, natalo rin. O, maniniwala po ba kayo na mananalo pa po yan? Habang buhay na po yan, inutil na po yan. Alam nyo kung bakit? Galit sa kanya yung mga tao eh. Alam nyo, pagka lumapit kayo sa kanya eh, ha? Sa totoo lang, paasahin lang po kayo. Huwag nyo na po iboto yan. Alam nyo kung sino yung tinutukoy ko dyan sa Pasig. Hindi ko na po sasabihin ang pangalan. Ito po ay naging barangay captain ng ilang dekada, ha? Tapos tumakbong kusihal nung panahon ni Bobby, nanalo, naiwan yung barangay. Nung sumandal doon kay Eusebio, ha? Alam mo yung mga partido eh. Ano yan eh? Ha? Traidora niyan eh. Kung saan malakas, doon sila. Kung saan mahina, iwanan nila yan. Kahit na yan ay pinalamon mo, binihisan mo, binigyan mo ng magarang kasuutan, binigyan mo ng marangyang bahay, binigyan mong kotse, lahat ay binigay mo para ikaw ay suportahan noong panahon mo lamang yun. Oh. Nung makaramdam sila na malakas ang kalaban, nang halos pakainin sila sa palad nung dating mayor, no? Trinidor pa rin po nila. Marami yan. Maraming nag-trinidor na mga kunsihal at naging barangay captain dyan sa Pasig. Nung maglaban yan, kanya-kanya po silang trinidoran. O ano ngayon? Ha? Akala mo'y malakas ka na. Nung panahon ng dating nakaupo, nanalo ka na kunsihal. Ay nilaglag mo siya. Detraidor ka. Lumabang ka ngayon ng vice mayor. Oh. Laglag ka. Ha? Sinuportahan ka pa ng mga pugo. Negosyante ka talaga eh. Oh, nanalo ka? Hindi. 'Di ba? Kasi traitor ka eh. Hindi ka dapat pagkatiwalaan. Nilabanan mo yung kalaban ayong dati mong kasama. Nilabanan mo. Sana kung doon ka lang. Halimbawa, ayaw mo na doon. Eh, huwag ka nang tumakbo. Total, marami ka ng pera. Ha, pinayaman ka na nung dating mga nakaupo, ilang dekada, nananungkulang ka. Ha? Huwag mo sabihin hindi mo binulsa lahat ng pondo ng barangay. O huwag mo sabihin na meron kang binigyan ng mga tulong na mga bumoto sa'yo. Eh, ang dami nga dyan eh. Ha? Humihingi sa'yo ng referral eh, para makahingi ng dugo eh. Oh, alam nyo, naging dinuguan na lang yon. Wala pong nakarating doon sa mga tao na humihingi ng tulong sa iyo. Oh, marami dyan sa Pasig. Binanggit ko yung Pasig, pero wala po akong pinangalanan. Bahala po kayo. Kayo mag-isip kung sino nga yun. Kaya ito si Mayor Bico, bilib po ako dyan. Alam niyo kung bakit? Talagang nung siya ay tumakbo, solo flight po siya. Wala po siyang lamesa. Oh. Kasi kalaban nga siya eh. O dapat ganun.
Manindigan ka. Eh, hindi eh. Bukod sa traitor ka, balimbing ka pa. Hunyango ka. Di ba? Kaya kayo, mga tigapasig, huwag kayong basta maniniwala na yung mga barangay captain na nagpapakita sa inyo ngayon, kasi eleksyon na naman, kumakamay, kumakaway, kumakanta, nagbibigay ng tulong. Yan ay pera din po ninyo. Galing po sa inyo yan. Hindi po sa kanila galing yan. Kaya wag po kayong magpapaniwala dyan. Kung bigyan po kayo, tanggapin nyo. Kasi pera po ninyo yan. No? Pero yung sinasabi po natin na iboboto pa natin, wag na. Pumili po tayo ng bago. Pumili na po tayo ng bago. Wag na po yung mga datihan. Alisin na po natin yung mga datihan. Pumili na po tayo ng bago. Diyan sa barangay. Ha? Para naman na guminawa tayo. Gumanda naman yung lugar natin. Maging maayos. Maging yung mga street light na yan. Ha? Pati kalsada. Kaya yan po ang gawin natin. Ako, hindi ko lang papangalanan para wala silang masabi sa akin. Pero, sa Pasig, tingnan nyo, ha? Diyan sa lugar natin, huwag na nyong iboto yung mga walang ginagawa. Barangay Captain, Barangay Kagawad, ha? Sino? Yung SK Chairman. May ginagawa ba ang SK Chairman natin? Kung wala, wag na, palitan nyo na ng bago. No? Sino-sino yung magaling dyan na umupo? Si Mayor Bico, ha? Sinabi niya, ha? Walang korupsyon sa City Hall. Ang dami po, sir, mayor. Pakicheck nyo, lalo yung TPMO nyo, Toro, ha? Pakicheck nyo yan. Nahuli nyo po yung mga naglabas ng mga sasakyan na dalawa, bakit hindi nyo mahuli yung mga ginagastos ng TPMO, yung mga signboard? Magkano po yan? Kung gaano po kakapal ang bulletin board na yan, ganun din po ang presyo niyan. No? Yan po ang mga imbestigahan nyo po. Yung mga TPMO na dati na pong natanggal, na ibinalik po dahil malakas. Pakicheck lang po, Mayor. Pati yung Toro na wala pong ginagawa dyan sa Pasig, pakicheck nyo po, palitan nyo kung hindi karapat dapat. Makikita nyo po yan, mga Toro na yan. Nag-uumpo ka niya, nagtitext. Yan po yun, maghapon. Ha? Kung saan sila mapatambay, text dito, text doon. Bakit hindi nyo ipagbawal, Mayor Bico, yung nasabing cellphone? Bakit hindi nyo ipagbawal yung grupo-grupo sila? Kasi nakakagawa po sila ng corruption eh. Ha? Kapag marami po sila, nakakagawa po sila ng corruption. Oh. Sa umaga pa lamang po eh. Pagbaba nila, pag nag-duty, cellphone agad ang hawak. Hanggang maghapon yan. Ha? Wala na. Oh. Tuloy-tuloy na ako ha. Okay. At yan po yung sinasabi natin. Okay. At dakuan naman po natin yung ginagawa dito sa Pasig ng Eastern Police at saka yung Pasig Police na si Police Colonel Sacro, no? Hanga po tayo dyan, ha? Ang dami pong huli, no? At magaganda yung mga accomplishment po nila, yung mga most wanted, wanted person na talagang matagal na nagtatago sa batas, may mga warrant. Yan, ang dami nilang nahuhuli. Kaya, saludo ako sir, ha? Kaya Colonel Sacro, kaya General
Maranan, sir. Saludo po tayo dyan. Basta yung magagandang mga nagagawa. Oh, si General Rosete, sir. Saludo po tayo. Sumasaludo po ang programang ito kapag magaganda po ang ginagawa ng ating kapulisan. Pero kapag ka hindi po, kalaban niyo po ako. Pasensya po kayo. No? Ang mga pugo po sa iba't ibang lugar, ha? Pasig lang po ang wala na pong pugo. Oh. Di ba? Kaya tayo, yung lahat po, i-chat niyo sa akin kung saan pa may lugar na mga pugo at aking pong ibu-broadcast. Ha? Ingat po kayo doon sa mag-testing ng kanilang missile, ha? Yung China, dyan sa parting Ilocos. Ha? Ingat po kayo. Baka mamaya, biglang lumihis po yon, pagputok nun, ay tumama. Ay, wag naman. Kawawa naman yung mga tao mapipinsala. Wala pong pinipili yan. Yung bala, no? Pag ipinutok po yan, wala na pong oras. Kaya, okay, maraming salamat po kay General Rosete, ha, sa aksyon po ninyo at saka kay Police Major Bayani ng district, no? At doon po sa tumatawag po sa akin kay Major Galarpe, pasensya po kayo dahil hindi ko kayo masasagot dahil naka-live po ako. Ha? Pasensya po kayo. At kung nagagawa nyo naman yung mga ipinarating ko, di okay, mabuhay po kayo. Yun po yung sinasabi ko. At yung Pasay, ha? Pasay, Mayor Emmy Calixto, sir, ma'am, ha? Sana ma-action na nyo yung mga ipinarating ko. Yung e-bike, tri-bike, nasa ilalim ng LRT ng Baclaran, Pasay, no? Sa sinasalubong yung one way o anong ginagawa ng traffic natin at saka yung PCP5 natin, sana ma-actionan. Kaya po ninyo, pa-actionan po natin yan. Maraming salamat po sa lahat po na nakikinig sa programang Wow Action Balita sa radyo at dyaryo, no? At ang Pasig ay mayroon ng programa. Marami. Ha? Marami. At yung kaibigan ko nga, nagbo-broadcast na eh. No? Kaya mabuhay po ang Pasig Police, no? Saludo po tayo dyan. Basta yung magaganda ang mga ginagawa, sumasaludo po tayo. At salamat sa lahat, no? At yung doon sa lugar ng Western Bicutang, kaya Barangay Captain Bermas, ha? Hindi ko po kayo titigilan, sir, hanggat hindi nyo nagagawa yung baha dyan sa inyong lugar, no? Papasok ng FTI. Maraming salamat sa ating station manager kay Ma'am Penny Codemos at kay Arbe, no? Sa lahat po ng umaasa at nakikinig sa programang ito at kay Jerry Alyanige, yung ating reporter, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli.